Hello mga inday, mga dudong! Hello mga maninay! Good afternoon sa inyong lahat. So yes, same as usual mga inday, mga dudong. Dito na tayo sa ano? Sa Finland, and then same as usual yung buhay natin is umiikot dito mga maninay. So yeah, wala ako masyadong energy ngayong araw na to mga maninay. Gustuhin ko man mag-vlog pero medyo malungkot ako for today's video, Jai. Pero kailangan natin kumilos, kailangan natin gumalaw mga maninay. So yeah, ngayon nakapag-bihis na ako mga maninay. Nakapag-short lang tayo and then itong t-shirt na to. Ang oras ngayon is 4:22 ng hapon. Pero maganda pa rin naman yung ating weather mga maninay. Kaya chooks to go mga maninay. Tapos ngayon pala, naglabas ako ng aming kakainin sa aming dinner. Pero tumawag si Dudong ninyo mga maninay na late daw siya makakauwi ng bahay. So ano pa ba yung gagawin natin? Ako yung unang kakain mga maninay. Tapos, 'di ba, yung weekend is kain tayo ng kain nung time na 'yon. So back to normal, nag-fasting na naman tayo mga maninay. Laglabas ako ng steak para sa ating kakainin ngayon. Tapos meron akong gulay mga maninay, is gisa ko lang siya. Tapos itlog, 'yan. Hindi ko pa alam kung ano pa yung ipapakain ko kay Dudong ninyo mga maninay. But yeah, sa ngayon is, tingnan muna natin itong mais kasi marami nag-aabang nito na kung gaano kalaki talaga yung mais kasi hindi ko man siya nakuan ba na tawag nito na panitan yung sa last vlog natin. So ngayon, papanitan na natin. Naglaba pala ako mga maninay. Naglaba ako ng ating mga ng ating mga nilabhan. Alabhunon, yung dala natin doon sa Estonia. Tapos, dito natin ilalagay yung ating tawag nito dahil, itong ating kuan ba, panit. So, thank you so much kay mama. Si mama na yung nag-harvest nito. Sabi kasi ni mama, kung matatagalan pa ito mga maninay, hindi ko pa ha-harvest, inaantayin ko pa na makauwi ng Estonia. So, magulang na ito. Ah! Ganito siya dahil. Ay! Nagka-harvest ako! Ay, lumbo na siya dahil. Ano na talaga siya mga maninay, next time is iba na yung ating itatanim. Hindi pa naman ito masyadong gulang talaga, pero ang lalaki pa naman ang lalaki ng tubo niya mga maninay. Ayan oh. Ito oh. Ang lalaki. Ito yung maganda pang sa bulalo. I-slicing ko ito tapos ilagay natin doon sa lagayan natin ng karne para pag may bulalo na mga maninay, ilagay ko lang siya sa freezer. Tapos hindi na tayo bibili kasi mahal din yung dahil mais. Ha, ito yung pinakamalaki. Ayan, oh. Ayan yung pinakamalaki. Ang saya nito ni Vienna na pinakita sa akin kahapon, day. Uy. Ewan ko, kung mayroon pa ba doon? O hinarvest na ba ni Mama? O hindi lahat? Ayan, oh. Lumbo pag yun siya, day. Oh, 3. Tapos, ito marami-marami man. Ito, 3. 4. Sus, sana pala. Hindi ko muna pinaharvest na naman lahat. Uy. Ito yung ating panglima. Medyo malaki itong ating panglima, mga maninay. Ito oh, pang lima. Next time, magtatanim ako ng marami mga maninay. Tapos, hindi ko muna ha-harvestin agad. Akala ko kasi mga maninay sa picture, ang laki-laki na. Hindi pa pala enough, dai. Hindi pa enough yung niya mga maninay, gulang niya. Pero okay na to. Ayan oh. Decalb siya ba? Kung tawag ito sa amin mga maninay, decalb. So, wala na. Lima lang. Lima lang yung mga maninay na is. Lagay ko na ito dito. Tapos, dadalhin na natin doon. Ayan. Dadalhin natin doon sa loob. Tapos meron akong isa sampay. Nalipong ako day. Nahilo ako mga inday. So wala ako masyadong energy ngayon mga maninay. Ngayong araw na to, iwan ko ba kung bakit low energy ako masyado ngayon mga maninay. Wala akong ganang magalaw-galaw. So sabi ni Dudong ninyo, lumabas daw ako ng bahay para doon daw ako. Hindi daw muna ako magtrabaho, focus lang daw muna ako mag-exercise, mag-walking para daw mawawala yung mga iniisip ko mga maninay. And then ngayon yung araw na to is nag-i-scroll lang ako ng ating mga ating Facebook mga maninay. So samot-samot mga yung mga nakikita natin doon mga inday. But ngayon is kukuha muna tayo dito ng mga pang natin. Ito oh. Iwan ko kung saan na si Dudong. Doon ba siya sa aming barasto? Kasi kapag doon siya sa barasto, mga maninay, pag magsasabi yun na late, mayroon yung gagawin. So, kung pupunta pa ako doon, tapos wala akong kain, mga maninay, ayan na naman tayo. Magahi na naman yung ating kuan. Ulo doon. So, naglaba ako. Si ulo day. Makuan ta ba, mad? May stress ta doon, mga maninay. Mag-aantay sa kanya, mga inday. So, ngayon,
is, dito na lang muna ako sa bahay. Magko-coffee muna ako, mga maninay. Hindi ako nag-edit, hindi ako nag-ano. Wala. Ngayong araw, ngayong ano talaga, mga maninay, ngayong oras ko palang naayos yung aming higaan. Ayan, oh. Ngayong oras ko palang to naayos. Pero wala namang ano, linisan dito. Kasi, di ba, pagpunta namin, pag uwi namin ng Estonia, naglinis ako ng bahay, naglinis ako ng toilet. Nilinisan ko lahat para pagbalik namin dito, wala na ako masyadong gagawin. At saka, masarap sa pakiramdam, mga maninay, na umalis ka na malinis yung bahay. Kasi pagbalik natin dito, di ba, nakakapagod, mag-travel ka, maganito. So, ano, tawag nito eh. Yun na yung aking ginawa. Nag-message yung ano, kapatid ni Dudong sa akin ngayon, kumusta na daw ako. Tapos, meron kasi kami pinag-usapan kahapon. So, sabi niya, dapat daw, pag may problema daw ako, mga maninay, direct daw ako sa kanila mag-message agad, mga Inday, kahapon. Minsan lang kasi kami, mga maninay, mag-open-open ng mga ano, ng mga buhay-buhay doon. So, hindi yung as in buhay, mga maninay, na mga private namin na problema kay Dudong, na isi-share pa namin doon. Kasi hindi nga sila ganyan, mga maninay. Kahit na magkakapatid niya sila, hindi sila yung tipong, against the light, Manday. Wait, dito tayo para hindi kayo masakit sa mata. Hindi sila yung tipong katulad doon sa atin, mga maninay, yung mga personal things na pwede natin, personal natin na problema, mga maninay, pwede natin i-share sa kanila. Kasi sila, mga maninay, hindi sila ganyan, day. Mag-usap yan sila, mga maninay, kunting ano usapan, and then wala na, ganun. So, kahapon nakapag-open ako doon, and yun yung sabi ni ano, Analisa, na dapat daw, pag may problema daw ako, diretso daw ako sa kanila, mga maninay, lalo na pag problema namin dalawa ni Dudong, diretso daw ako, wag daw ako mahiya, kasi kung hanggang ngayon mahihiya pa rin daw ako, mga maninay, paano daw kami magka-close, mga maninay, ganon, yun yung sabi ni Analisa sa akin. Si Dudong din, pinupush din niya, mga maninay, na araw-araw kami ni Analisa mag-usap, magtawagan, pero nahihiya kasi ako, day. Kasi hindi ko alam, baka, ano kasi, di ba, may mga anak, mga maninay, so baka makaka-istorbo ako. Yun yung sinasabi ko kay Dudong. So beautiful daw yung kigol ni maninay, mga Inday. Pero alam niyo, sa totoo lang, dito sa ano, ang maganda dito, mga maninay, is na-appreciate talaga nila. Na-appreciate ka, mga maninay. Dito ka lang makakaano talaga sa mga appreciation, mga maninay, na yung tipong, ano, iwan ko kung totoo ba or what. Basta yan, mga Inday, mga Dudong. Pero, yun nga, napagsabihan din ako kasi, ano, kahapon kasi dapat magda-diet ako, day, yung gathering namin. Tapos, sabi ko sa kanya, ganitong oras pa ako kakain. Ayun, pinagsabihan ako ni Mama at saka ni Analisa na hindi daw healthy yung aking ginagawa, mga maninay, na hindi ako kakain sa isang araw na walang ano breakfast, kahit daw itlog lang, mga maninay. Yan yung ina-advise sa akin ni Mama, ni Analisa. Eh, yung chan ko kasi, mga maninay, ano, totoo to, mga Dudong, pag kumakain ako ng umaga, di ba doon ako sa Estonia, kumain ako ng morning. Wala, day, iba talaga yung pakiramdam ko, mga maninay, nasusuka ako. Pag kumakain ako ng morning, nasusuka ako, mga maninay, na feeling ko bloated ako. Basta, ganyan yung aking nararamdaman, mga maninay. Parang hindi, umaano, hindi, tawag nito, hindi nagaano yung chan ko, mga maninay, sa oras. Kasi nasanay yung chan ko, mga maninay, na isang araw, isang bisis ako kumakain, tapos alas 5 or alas 7 ng gabi. Yun yung ano ni Analisa, na hindi daw healthy, hindi daw maganda yung ginagawa ko. Yun pala inutos ni Dudong sa akin, day, na ipatapon yung ano, ipatapon yung basura doon sa likod ng sasakyan. Yun pala yung hindi ko makalimutan, mga maninay. Yun pala yung tinawag niya sa akin kanina. Sabi niya, kunin ko daw yung basura doon sa ano, sa tawag nito eh, doon sa likod ng sasakyan, mga maninay. So, kunin muna natin. Kunin ko muna yung sapatos na sinusuot ko, mga maninay. Wait lang, ibabalik. Pupunasan ko kasi muna yung mga sapatos, mga maninay, na ibabalik ko doon sa box. Kasi, ganyan ako, mga Inday, mga Dudong. Yung panglakad na sapatos, panglakad. Yung pangbahay ay yung pang everyday na ano, gamit. Ito si Dudong yung magbabalik nito, day. Itong everyday niya gagamit, mga maninay, is ano, yun yung pang ano namin, nilalagay ko lang dito sa baba. Ito, itong ano na to, sapatos na to, pupunasan ko muna. Pero hindi natin yung basain lahat, ha. Yan, shoes ni Dudong na yan. Iwan ko lang itong ano, ito ding isa, itong isang ganito is pupunasan ko din ito, mga maninay, para pag suot niya, mga Inday, mga Dudong, malinis na. And then ibababa ko yung isang ano, yung sapatos niya na gagamitin niya. May bago pa kasi siyang sapatos dito, mga maninay, na hindi pa niya nasuot kasi hindi niya nakikita, day. So si Dudong niyo kasi,
kailangan nyo munang ipakita sa kanya, mga maninay. Yung black yung at may ipapasuot sa kanya. Saglit ng mga inday ha. Kunin muna natin yung anak. Ay, ginoon ko, Lord. Labi yung kuba ko. Kulba ko nito. Ito yung ating kunin sa kanya. Wait. Yung pumunta kami ng Estonia, nagkaano pa kami noon kasi sabi niya sa akin, saan daw yung sapatos niya na ganito, ganyan. So, ito yung ating ipapasuot sa kanya. Bago pa ito, mga maninay, hindi pa talaga ito nasuot. Ilabas ko para gamitin niya. Tapos yung ano, yung isa niyang sapatos, mga maninay, yung dalawa, ilagay ko na naman dito para hindi siya madaling masira, mga maninay. Ito kasi si Dodo, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam, mga maninay, sa suot niya. So, kailangan i-guide ko pa siya, day. Ito yung aking gagamitin. Ito yung galing pa doon sa Pilipinas na gustong-gusto ko ng sapatos, mga maninay. Yung brown. So, yan yung ating susuotin. And then, sarado muna natin to. Ay! Diyos ko, Lord. Yan, mga maninay, napakakalat dyan kasi ayaw ni Dodong na pinapakaalaman ko yung mga gamit niya na yan, mga maninay. So, ito yung aking pang-bidyukihan. So, pasensya na kayo kung very crowded yung ano na yun. Saglit. Yung ano na yun, mga maninay, lagayan namin. So, itong sandal na to, ibalik natin dito kasi ano, pang lakad ko lang to, mga maninay. Ayan. So, diyan yung sapatosan ko dyan. Tapos yung iba kong sapatos is nasa Pilipinas na, mga maninay. Inano na natin doon, pinadala na natin doon para mabawas-bawasan ah. Kasi hindi naman yun lahat, mga inday, mga dudong na magagamit natin. So, magsasapatos lang ako. And then, ito, binigay ko na kay mama, kay Mylin. Sila na yung mag-ano doon, mga maninay. Ang saya ko sa ano, nakita ko yung video ni Mylin, mga maninay, may nagpadala sa kanya ng ano, package. And thank you so much din kay Ate Dog. And mga maninay, ano, salamat din sa lahat ng supporters namin, mga maninay. Thank you so much. Then, ibalik ko muna ito. Lalabahan ko itong ano na to. Lalabahan natin ito. Ayan, oh. Ay, bukas ko na siguro ito labahan, day. Ito muna ito, day. Magbababad ako mamaya ng mga puti, mga maninay, ng ano, puti na mga damit. Ayan, oh. Babad natin sa chlorine. So, wait lang. Ito ba yun? Makalat dito. Ito ba yung susi namin, day? Wala pa naman akong dalang cellphone, mga maninay. Para pagbalik ko mamaya, ano na, magluluto na ako ng aming dinner, mga maninay. Ay, Diyos ko. Sabi-sabi. Tama ba ito? Isusi muna natin ito, mga maninay. Kung tama ba itong aking ano. So, tama siya, mga maninay. And lagay muna natin dito. So, hindi talaga ako nakapag-ikot-ikot doon. Ang utos ni Dodo ninyo na mag-ikot-ikot ako ngayon. Siguro pagkatapos ko nalang kumain, mga maninay. At saka na ako mag-ikot-ikot. Paano yan eh? Wala. Wala akong gawin ng mga maninay. Medyo na ano ako. Medyo lugmok ako ngayong araw na ito, mga maninay. Ewan ko kung bakit. Wala na. Basta. May time talaga, mga maninay, na sumusuko na yung katawan ko. Tapos sasabihin pa ng mga tao na tamad ka. Ganito. Ay, ginoo ko. Kung tamad tayo, mga maninay, wala tayong pera, di ba? So, yeah. Sabi ko nga, ang bilis natin i-judge, mga maninay, lalo na pag nagtatrabaho tayo sa social media, mga maninay. Ang bilis tayong i-judge sa mga tao, yung mga taong hindi alam ang buhay natin. Asan ba yung ano namin, day? Sasakyan. Okay. Yung tripod na binigay sa akin ni Dudong, hindi ko pa nagamit. Ayun. Doon yun sa likod eh. Ito yung mga karton na kailangan nating tapon, mga maninay. Hindi naman ako nagluto doon, so okay na yun. Ang sarap pala ng ano, sarap pala ng hangin sa labas, mga maninay. Ako lang talaga yung pinapapamad. Nagtawag din si Is, ay nag-miss sa akin si Isil. Ano daw yung ginawa ko? Sabi ko wala. Sabi niya, tinday, pagod na ako. Sabi ko na. Ganun talaga. Wala man tayong makain dito kung hindi tayo magtatrabaho. So ito yung ating galing doon sa ano, Estonia. Wait lang. Ano muna natin? Kunin muna natin. Isa muna natin yung basura dito. Basura pa ito galing doon kay Annalise. Ay! Ito ang mga maninay. Natabo na natin yung basura.
tinatamad na, aduh, kinapukulod, tabang mahal. Tinatamad na din ako kasi wala na akong mapupuntahan pa mga maninay na pagbablog kasi nga, ano, halos napuntahan na natin dito mga maninay. Balik-balik lang yung ating, ano, balik-balik lang yung ating ganap mga maninay. Pero yan lang naman kasi ang kaya ko mga inday. Yan lang yung kaya kong mapakita sa inyo. Wala nang iba day. Kaya kung mayroon pang iba mga maninay, why not, di ba? Ayaw ko din ng ganito na lang palagi yung vlog natin mga maninay. Yung ganito lang yung makikita ninyo. Kasi kahit ako na ano na ako mag, parang tinatamad ako mag-edit dahil. Pero mantay mahimo maninay. Dito na lang ako dadaan. O dito. Dito sa kabila mga maninay. Dito sa kabila dadaan. Ay ang in. Ang ano? Ang hangin. Si Aniskayum din nag-ano sa akin dahil. Hindi kami, hindi siguro daw siya makakaway. Sabi ko kasi mayroon daw silang problema. Uday Earth, habang buhay talaga tayo dito, siguro mawawala ilang yung problema natin kung matay-check na tayo day. Matay na tayo mga inday, mga dudong, di ba? Ganun siguro. Sa ngayon kasi, hindi talaga mawawala yung mga buhay natin na may problema, may trials, may ganito, ganyan. Di ba? Kagabi, alas 9 na, ay alas 10, mayroon pa nag-ano dito. Nag... tawag nito mga maninay. Meron pang nagbabarbecue. Sabi ni Isel, ano daw? Wednesday daw? Magbabarbecue daw kami mga maninay. Sabi ko, sige, kung maganda pa yung panahon kasi medyo malamig-lamig na yung ating weather, maliwalas lang siya mga maninay pero meron na siyang dalang lamig mga maninay. Meron siyang ano ngayon trabaho din doon sa ano, doon sa tawag nito, hotel mga maninay. Muna natin dito yung basurahan. Ayaw ko din pumunta ng store kasi ayan na naman. Gastos is life na naman tayo mga maninay. And then buksan muna natin ito. Ayan. Ito. Ayan. Meron na naman. Meron na naman tinapon dito mga maninay. Meron katulad ng ganito oh. Ayan mga maninay. Nagayon to siya ng tubig o juice. Ayan oh. Maganda siya doon. Maganda siya, lagayan ng tubig natin. Kung ano lang ito, ipapabox ko ito sa Pilipinas. Dito natin ilagay itong mga cartoon. Uy, matapon ko sa pangkuan, susi. So, yan oh. Maganda siya mga inday. Lagayan na siya ng ano, lagayan na siya ng juice, tubig. Mga box-box. Tawa na. Tara na. Hindi na tadiha. Hindi na tayo dyan mga maninay. Yung aking kape doon, makuha na yun. Matawag nito ay. Mabahaw na ba? Bahaw na yung ating ano kape. Meron nag-exercise doon. Ako, wala akong ganun mag-exercise. Maaano niyo ako mga maninay pag ano, tawag nito ay. Pag mayroon talaga akong ganang mag-vlog. Or nasa energy tayo kasi intro pa lang natin mga maninay. Ano na, for the go na. Pero wag ko, hindi ko ipupush yung sarili ko dahil pag hindi talaga kaya. Kasi mabuboring lang din kayo dahil. Imbis na boring na yung ating ganap. Ito pa yung energy natin, napaka low energy. Parang hindi siya kaaya-aya mga maninay, diba dahil? So, balik muna ako. Inumin ko lang yung aking kape. Baka magka-inert. Kuy, kinuha ako. May gani, hindi nabuak yung ano, yung salamin ng sasakyan. Mga bata. Okay. Tapos, kay siya gilid, napabili ako ng tilapia mga maninay. Baka discount ako doon kay mga dudong ng ano, ng tilapia. Sana mag-beses na yun. Tapos, naghingi ako ng ulo ng salmon. Kasi dito, mga maninay, hinihingi lang yung ulo ng salmon, lalo ni Kinasyagilid. Kasi, ano yun siya, mga maninay? Tawag nito, eh, meron silang store. Yung store nila, mga maninay, mga sushi, kasi nga Asian. So, yung ulo ng, ano, mga maninay, salmon is binibigay lang yung ulo ng salmon nila. Kaya, sabi ko sa kanya, pag mayroong ulo ng salmon, bigay mo sa akin kasi pag dito sila mga maninay, mag-aano kami dahil magtawag nito ay mag
Sinigang! Hello mga maninay, tumawag si Dodo ngayon. Ayaw din niya magpaano, ayaw din niya magpaluto ng steak. So, ang ano, magkakain ngayon ng steak, isa ko lang mga maninay. Tapos, ano, tawag nito na oy. Gusto ko ng bawang, tapos mag-slice ako ng kamatis para sa aking itlog. Igisahin ko lang siya mga maninay. And then kay Dudong ninyo, sabi niya pelmints lang daw yung sa kanya mga maninay, kaya ang ilalabas ko is yung pelmints. Ayan, nilabas ko na, sabi niya wag daw munang lutuin. Pagdating niya daw mga maninay, pagdating na daw niya, kasi papainitan lang din naman yan day. And then, ito, anuhin ko muna itong mga inday. Lagay ko dito sa aking lagayan, wait lang. So, minisis ko si Dudong, sabi ko sa kanya, ano, matamlay ako ngayon. Ay, dako na masyado today. Tapos, wala akong masyadong, ano, ganang magganap-ganap ngayong araw na to. So, sabi niya sa akin, ano daw, pauwi na daw siya mga maninay. Tingnan daw namin kung ano yung dapat namin gawin ngayong araw na to. Kung saan kami pupunta or ano yung dapat namin, ano, ganap. So, ano, mamaya pa sana siya uuwi, pero sabi niya, sige, uwi na lang daw siya mga maninay para daw, ano, dadamayan niya ako mga maninay sa aking kalungkutan ngayon, di ba, day? So, antayin natin siya, and then ito yung pangbulalo natin. Nadagdagan ko pa ba ito? O, ikot, tama na ito. Tapos ilagay natin sa freezer. Thank you so much, mama. Thank you so much sa aking biyanan, mga maninay, na nag-aalaga nito. Tapos, next time, siya na naman yung mag-aalaga nito kung ano man gani yung ganap natin next year, mga maninay. Hindi man ganap. Kung ano yung maano natin sa buhay natin, mga maninay. Kung dito pa rin ba kami sa ano. Pero mahirap kasi magsabi, mga maninay. Hindi pa kasi natin alam eh. So, hirap magbitaw ng salita agad-agad mga maninay na hindi pa naman natin alam kung ano yung agos. Saan tayo dadalhin ang buhay natin mga maninay? Kasi pag magsabi agad tayo na ganito, ganyan, hindi pa naman nangyari dahil diba? Bawat minuto, bawat oras, bawat araw mga maninay, may mga mayayari sa buhay natin. May mga mayayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Kaya hindi ko muna masabi kung ano yung saan tayo, anong ano natin, diba day? Ganon. So, Let's see next year mga maninay kung ano yung mangyari sa buhay namin, sa Estonia ba or ano, di ba day? So ilagay ko muna ito dito sa freezer, dito sa ano natin sa baba. So wala na masyadong karne, gusto ko nga maubos na agad-agad yan mga inday para matingnan natin na meron na naman tayong bagong ilalagay. So maglabas lang ako ng aking ano, lulutuin, ating pang ano, pangkarahay mga maninay, ito yung ating kaha. Ayan. So, yung steak, ang sa akin mga maninay, steak din gulay. Tapos yung sa kanya, pelmints lang. Luluto ako sana siya ng ano, steak. Sabi na, no. Wala na, day. So, ayan. Ganito na yung pagluto ng pelmints mga maninay. Ano to? Russian foods nila mga hindi, mga dudong. Mayroon na yung karne, mga maninay. Itong ano na to, itong pelmints na to. And then, nagpakulo na ako ng tubig para dyan mga maninay. Ayan. Saan ba ito? Malilito pa talaga ako mga inday kung ano yung buksan ko doon ba sa kabila o dito sa kabila. So, hininaan lang natin ito. Itong ating steak. Ito para ito sa akin mga maninay. Kasi diba, nag-ano tayo dyan. Pag nag-ano ka, nagkikito diet ka, tapos nagpa-fasting ka mga maninay, mas maganda yan kasi matagal kang magutom. And then, gabi din kasi mga maninay, alas oops, naman siguro ako kumain noon mga maninay nung ano, diba, noodle. So, hindi ako masyadong nagutom. Kaya, ano, medyo okay pa yung ating tiyan mga maninay. Wala ko, hindi ko na-feel yung gutom ngayon mga inday, mga dudong. Pero nag-prepare lang ako ng pagkain ko para pagdating ni dudong kung ano man ganun yung plan namin, kung aalis ba kami or what, kung maglakad-lakad ba kami, at least mga maninay, okay na. So, itong ano to, kamatis na to mga maninay, lalagyan ko lang dalawang itlog o tatlong itlog mga inday. Gisahin mo lang yan siya. Katulad yung ginagawa ko nung abroad pa ako mga maninay, sa Kuwait, mga inday, mga dudong. Ito yung ano, kinakain ng amo ko dati. Speaking of abroad mga maninay, meron ako nabasa doon sa ano, sa Facebook ko mga maninay. Facebook page. Hindi kasi ako masyadong active doon sa Facebook page mga maninay. Hindi, nag-pop up lang siya mga maninay. Meron ako nabasa doon na ano daw, tawag nito, mighty daw ako masyado mga maninay, ganito ganyan, tapos para daw hindi ako sanay saan, ay no, sa paglilinis pala yun mga maninay, paglilinis ng bahay, kasi nga mga hindi mga dudong, inutusan ko daw yung mga anak ni dudong mga maninay, tapos tawag nito ay,
dapat ako daw yung maglinis mga maninay kasi katulong naman daw ako, galing naman daw ako sa pagiging katulong mga maninay. So dapat daw, hindi ko daw utos-utusan yung mga anak ni Dudong mga maninay kasi sa akin daw yung trabaho. Akala mo daw saan ako galing mga maninay na katulong naman daw ako. No, hindi mga Dudong, of course hindi ko yun ikakahiya. Sa pagiging kong katulong mga maninay, hindi ko yun ikakahiya mga inday mga Dudong. Sa totoo lang, proud ako kasi diyan nag-umpisa mga maninay na napakain ko ng manginasal, Jollibee, yung magulang ko mga maninay sa pagiging katulong ko sa wife pa ako mga maninay. Na ngayon ko lang din kasi napansin mga maninay kasi yung video na yun na-share ko kasi sa ano ko sa Facebook page ko. So doon sila mga maninay nagsilabasan sila doon. Din doon ko lang din nabasa. Ngayon lang kasi 'di ba na boring ako mga maninay. Tapos nabasa ko doon, yun yung mga sabi niya dapat daw wag ko daw utusan yung mga anak ni Dudong kung andito. Minsan mga maninay hindi ko alam kung saan ako lulugar. 'Di ba dati sinasabihan akong ano, kawawa ako kasi ginawa akong katulong ng mga anak ni Dudong. So ngayon na lumaki na sila mga maninay, ang ginagawa ko is tinuturuan ko na yung mga bata pag dito sila na dapat yung mga damit nila, ilagay nila sa lagayan, dapat. Kasi mga inday, ito yung explain ko sa inyo. Pasensya na kayo ha kung dito lang sa loob ng bahay. Ito yung explanation ko mga inday. Kasi mga inday, yung mga bata kasi ngayon na lumalaki sila, dati okay pa. Okay pa yun siya mga inday, mga Dudong na pabayaan ko lang kasi bata pa sila, hindi sila marunong sa ganito, ganyan mga maninay, di ba? And then ngayon na lumalaki na sila mga maninay, hindi ko na siguro obligasyon mga maninay na pati yung panty nila, pati yung brief nila mga maninay, hindi ko na lang kasi pinapakita sa vlog mga maninay, yung brief nila, yung panty nila mga maninay na tinatapon lang nila dyan sa gilid ng ano namin, toilet namin mga maninay. So ako mga maninay dati, pinupulot ko yan, nilalabhan ko talaga mga inday mga Dudong. So ngayon na lumalaki na sila mga maninay, siguro naman mayroon akong ano, nasabihin ko sa kanila na hindi na pwede yung ginagawa ninyo na yung panty ninyo na itatapon nyo lang yung brief ninyo na yung parang iganon lang sa gilid mga maninay. Tapos sinusunod ko mga inday mga Dudong, kahit di naman siguro sa inyo mga maninay, sabihin nyo na oy, dapat ha, ilagay ninyo sa lagayan na ganito, sa mayroon tayong ano, di ba, mayroon akong basket na puti. So sinasabihan ko. And then sa paghuhugas naman mga maninay, dati mga inday mga Dudong, pag kumakain sila, iniiwan lang talaga nila sa lamisa mga inday. Diyan nila iniiwan nila yung pagkain nila, yung kinainan nila mga maninay. So ako, kasi bata pa sila, sinusunod ko mga maninay, kinukuha ko yung kinakain, gikanaan nila ba? Kung sa kuan pa, gikanaan nila mga maninay, sinusunod ko yun. Wala akong ano, kasi nga, bata pa sila. So ngayon mga maninay na lumalaki na sila, ang sabi ni Dudong, sabihin ko sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin na yung kinainan nila ilagay nila dito, kailangan nila matutong mag-vacuum, maglinis. Doon kasi sila mga maninay sa ano ko, nagsasagutan sila doon dahil kasi dapat daw, hindi ko daw tinuturuan yung mga bata, dapat daw kasi yung mga bata, bakasyon lang daw dito sa amin, hindi ko daw uutusan. Mga maninay, kung gano'n na lang palagi habang lumalaki sila mga maninay, iba na din yun dahil parang, hala, ano na to, pati laki na, malaki na sila, itatapon lang nila yung panty nila, itatapon yung brief nila sa gilid, and then pinupulot ko pa rin. Kaya sinasabi ko doon kay Dudong na sabihin ko, okay na mga inday na ako yung maglalaba, wag lang yung itapon lang doon sa gilid mga maninay na sinusunod ko para ilagay pa doon sa lagayan. Siguro naman mga maninay, may karapatin din ako dahil na sabihin na, oy, ito ha, doon nyo, or Dudong, ikaw yung magsabi doon sa mga bata na ano, na tawag nito, oy, ilagay nila doon sa proper na lagayan. Kasi ang sabi niya doon mga maninay, akala mo daw kung sino ako na hindi daw ako naglilinis or inuutos ko pa daw sa mga bata yung paglilinis ng bahay. Dati na hindi ko sila mga maninay inuutusan, sinasabi ninyo na dapat utusan ko kasi masasanay sila, kawawa ako. Ngayon mga maninay na inuutusan ko na naman yung mga bata, masama na naman ako mga inday. Yan yung nabasa ko. And then mga maninay, habang lumalaki sila mga inday, mga Dudong, kailangan ko din na anuhin na mayroon din silang rules dito sa bahay mga maninay, di ba? Mayroon din silang ano na kailangan din na pag dito sila mga maninay, hindi lang na basta-basta na lang din mga inday na ganun yung ginagawa nila mga maninay. Nilulutuan ko sila of course, anuhin ko sila mga maninay. Hanggang ngayon mga maninay, ginagawa ko pa rin yung best ko para sa mga bata mga inday. So yung kunti lang mga maninay, mali ko na agad na inutusan ko yung mga bata na yung last punta nila dito na pinalinis ko si Eric at saka si Aini mga maninay. Doon sila galit na galit sa akin kasi nga kawawa daw yung mga bata mga maninay na ano,
pinalinis ko, ikunti lang daw yung oras na dito sila. Si Dodong din, mga maninay, sabi din sa akin, utusan ko daw yung mga bata na maglinis, mga maninay. Kasi malaki na din sila, day. Malaki na sila, mga maninay. Hindi na sila baby na inaano ko pa sila, mga maninay. Sinusunod-sunod ko pa yung mga panty nila. Ganun, mga maninay. So, sana naman, tayo naman mga Pilipina, mga maninay, hanggat kaya natin, day, ginagawa naman natin, di ba? Kasi kung ganun-ganun na lang palagi, mga maninay, na wala na din silang respeto. Wala na din silang respeto, mga maninay. Kasi okay na lang sa akin. Oo na lang ako ng oo, mga maninay, na kahit tinatapunan ako ng mga ano dyan, mga maninay. Tapos, pag nagkakain sila, mga maninay, yung basura nila is kinukuha ko pa. So, mayroong dapat basurahan, mga maninay, na ano, doon nila ilalagay, mga inday, mga dudong. Diba? Kasi parang sobra na din, mga maninay, kung hindi natin sila anuhin. Pero sa pag-asikaso naman, mga maninay, hindi ako nagkulang sa mga bata. Hanggang ngayon, mga maninay, na lumalaki sila, yung pagkain nila, mga maninay, is inaasikaso ko talaga pag dito sila sa loob ng bahay. Ganon. Pero okay kami sa mga bata, ha? Kayo lang yung nagpapalala, mga maninay, ng problema, mga inday, mga dudong. Kayo lang nagpapaano na, ang akala mo kung sino siya, eh, galing naman siya sa hirap. Akala mo naman kung kaano-ano ni Dudong, dapat lang naalagaan mo kasi anak yan ni Dudong. Diba, galing ka sa katulong? Of course, galing ako sa katulong, mga maninay. Walang mawawala yon, mga maninay, sa pagiging katulong. Bakit ba dahil big deal sa inyo, mga maninay, kung ang nakaraan ba is ang katulong na, hindi na ba pwede, mga maninay, na ano, pagsabihan yung mga anak ng mga ano natin, ganito, ganyan, na, oy, wag mo, dapat ano ha, kasi galing ka sa katulong, dapat asikasuhin mo yung ganito, ganyan. Wala naman siguro masama, day, di ba, day? Kayo talaga, kayo lang napapalala. Pero kami sa mga bata, relasyon naman namin sa mga bata, mga maninay. And then, ito pa, yung sinumbong ko yung ano, yung bata, mga maninay. Kasi, day, iba na din kasi, day. And then, hindi pwede na ako yung mag-ano, hindi pwede na ako yung mag-ano sa, pag, yung parang mapagsabihan sila ba, kung ano yung napapansin ko dito, mga maninay. Kasi, oh, yan, kumakain sila, mga maninay. Hindi ko na nga pinifilm yan, mga inday, mga dudong. Kumakain sila, and then, iniiwan na lang. Tapos, iniiwan yung pagkain dyan. Tapos, higa na sila doon. And then, huhugasan ko, mga maninay, of course. And then, next na naman nakain, mga maninay, kakain, hihiga na naman doon. So, siguro, may karapatan din ako sabihin kay Dudong Dong, di ba, pwede sabihan mo na lang muna yung mga bata na kahit ilagay nila dyan sa lagayan na lang, ako na lang yung maghuhugas, ako na lang yung mag-ano. Ako na. Basta, ang sa akin lang is, pagkatapos nilang kumain, ilagay lang nila dyan sa hugasan, hindi yung para nasa restaurant tayo, di ba? Inasa loob naman tayo ng bahay. Ganon. And ang pinakamasakit pa doon, mga maninay, na sabi pa niya doon, i-divorce daw ako ni Dudong. Ilang ano daw, mga maninay, madi-divorce daw ako ni Dudong dahil sa ugali ko, dahil sa bungangira daw ako. Dahil pag nagpa-vlog ka talaga, mga maninay, ano, bungangira ka talaga, dahil. Pero mayroon din iba, mga maninay, na hindi, mahinhin, ganito, ganyan. Pero ako kasi, mga maninay, iba ako, dahil, iba. So, pag sa ano ba, sa pag makikita ninyo sa vlog na ganito ako, divorce agad. Masakit, mga inday, mga Dudong, na galing sa mga kapwa natin Pilipino, mga maninay, na i-judge tayo kasi nakikita lang tayo. Siguro nga, mga maninay, mas malala pa kayo. Kayo lang, mga maninay, hindi lang nakapublic yung ano ninyo, yung buhay ninyo sa social media. Kaya siguro ganon. Ganon siguro yung ano ninyo, mga maninay. Iwan ko sa mga tao, dahil huwag kang mag-alala kasi soon i-divorce ka din ni Dudong. Ano, ganito, ganyan, kasi bungangira ka, makakahanap si Dudong ng mas mabait pa na Pilipina, mas maalaga sa ganito. Kulang na lang gani, day, si Dudong, mga maninay, patutuin ko. Pinapaganyan ko na yung tutoy ko, dahil adong, dutoy di adong. Di ba, mga maninay, hindi pa pala sapat sa atin yung mga ganitong pag-aalaga sa asawa natin, mga maninay. Yung ganyan na pag-divorce ka din, kawawa ka, babalik ka din sa hirap. Mga maninay, hindi din naman kami umaman sa ngayon. Sa totoo lang, hindi naman din kami mayaman, mga maninay. Mahirap pa rin tayo, mga inday, mga dudong. So, walang umaman ngayon, ha? Walang umaman sa atin, mga maninay. Ako, hindi ako umaman. Mahirap pa rin ako, mga inday, hanggang ngayon. So, hindi ko sinabi na umaman ako, mga maninay, kasi mahirap din naman tayo. So, ganun siya, mga inday, mga dudong. But I love you so much. Doon sila sa ano, day, nag-aaway-away sila doon, mga maninay. Pero mas marami doon, ano, yung kawawa daw yung mga anak ni Dudong. Sus, day, kung kayo lang dito sa loob ng bahay, masasabi niyo pala, okay, ganun din pala, ganito, ganyan. O, diba? Kasi iba naman kasi yung mga bata dito, mga maninay. Iba yung mga bata dito kasi pagkain nila, pag ganito, ganun. Hindi sila sanay, mga maninay, na maglilinis sila sa loob ng bahay. Ganyan, mga inday, mga dudong. So, iniintindi ko sila, mga inday, pero
kayo lang talaga yung nagpapalala mga maninay sa ano, sa problema na ganyan mga maninay. Na makakahanap pa si Dudong na magmamahal pa daw sa mga anak niya. Okay mga maninay, walang problema yan mga inday, mga Dudong. Kung darating man yung time na ganun yung mangyari mga maninay, kasi hindi natin hawak yung mundo, hindi hawak natin yung ano mga inday, kapalaran natin. Kung darating man yan mga maninay, wala na akong magawa kasi yan yung binigay sa akin. Pero hindi naman siguro yun basihan mga maninay, hindi basihan mga inday, mga Dudong, kasi yung mga bata dito dahil pag lumalaki na sila, wala na silang pakialam sa magulang nila mga inday. Ngayon nga eh, tingnan yung mga bata dahil yung pinuntahan namin doon, si Aini gusto ni Dudong na makasama si Aini. Pero ang ginawa ng batang babae mga maninay, nag-oo nung gabi, pero pagkakinabukasan, ni-refuse na yung tatay niya. Na ayaw kong sumama kasi pupunta ko doon sa kaibigan ko. Nung nag-break din yung kapatid niya mga maninay, umalis din ng bahay kasi pumunta sa kaibigan. Hindi mo sila mga maninay mahahawakan. Ganyan mga inday. So, hindi yun yung dahilan para i-divorce ako ni Dudong dahil sa mga anak niya, mga maninay. Kasi hindi ko minaltrato yung mga bata. Hindi ko sinaktan yung mga bata, mga maninay, dito sa loob ng bahay. Inaalagaan ko sila mga maninay, pagkain nila, pag ano nila, inaalagaan ko sila dahil hindi ako nagkulang, hindi ako nag-ano na dito sila mga maninay, nagutuman sila, wala, hindi pa yan nangyari mga inday, mga Dudong, na hindi ko sila inano. Kasi nga, si Dudong nga mga maninay, sabi niya, pag mayroon dong pagkain dito sa bahay, pabayaan ko daw yung mga anak niya, pabayaan ko daw, lagyan ko lang daw dyan ng mga kung ano yung pwedeng kainin. Eh ako naman mga maninay, hindi ko din naman kaya na yung mga bata, hindi ko lutuan dahil, lalo na si Aini pag nagre-request yun ng ano, ng shrimp, ganun mga maninay. So, sino ba dapat pala ang magsasabi na, uy, linisan mo muna yan dyan, uy, asikasuhin mo muna yung damit mo. Kasi, mga maninay, yung time din naman na yun, ang pinapaano ko kay Aini, pinapaayos ko doon sa mga bata, yung hinigaan nila, yung mga damit nila, natutupiin, kasi ayaw ko talaga dahil, ayaw ko talaga sa pinakaano talaga mga maninay, ang daming mga damit-damit sa gilid-gilid dahil. Isa kanila yung dahil eh, hindi ko naman pwede na kunin ko yung damit nila, ilagay ko doon sa bag, kasi hindi ko alam kung saan pwede ilagay yung mga gamit nila mga maninay. Ganon yun mga inday, and then isa pa, privacy nila yung bag nila. Kaya, sila mismo yung maglalagay sa kanilang mga ano, kanilang mga gamit doon sa bag nila mga maninay. Pati sa nanay nila mga maninay, narinig ko din na tinatawag lang ng hindi ano, ng hindi mama. So, ganun naman siguro sila dahil, no? Or depende din yan sa tayo kasi mga Pilipino mga maninay, hanggat maaari kailangan respeto, respeto. Sila dito mga maninay, wala. Mga auntie nila mga inday, mga Dudong, hindi sila nagtatawag ng auntie. Pangalan lang mga maninay. Pangalan lang yung tawag na ganito, oy! Sa atin mga maninay, hindi ka tatawag ng auntie. Ay, supilpilin ka dahil, oy! Kuanin yung ba mo. So, narinig ko na yun mga maninay. Narinig ko na tinatawag lang si Dudong ng pangalan niya. Doon pa lang mga maninay, parang nasaktan ako dahil kawawa naman yung asawa ko. Tapos yung sa ano natin mga maninay, yung pinuntahan yung mga bata na kakain sana kami sa labas, pero hindi sila ganyan na mga maninay, pag ganun siya, medyo na ano ako, naapektuhan kasi si Dudong mga maninay. Pag dyan mga inday, nasasaktan na ako. Na parang si Dudong ko naman sabi, lalabas. Tapos ngayon, hindi pala pinagbigyan. Ganun mga maninay. Hello mga inday, hello! What happened to my camera? Why it's like this? I don't know why. Hala, mga inday, mga Dudong love. We need to buy a new one, you know, adapter. I don't know, they're in the... It's not on the one also. Ay, please, will you explain? Ay, wait lang. Sinabihan pa ako nung isa na... Wait, love, wait. Mag ano daw ako. Wait. Oh my God, love. Okay, never mind. Baka pwede pa yan, mga maninay. Nakakaya pa ito. Naano siya, Day? Nalubat na siya. Puti ito lang, mga maninay. Kanina ko pa ito sinaksak. Okay? Yaya, let's go. So, hindi na ako magdadala ng cellphone, mga inday, mga Dudong. Ano ko na ito? Tawag nito. Eh, hindi ko tanggalin ko ito, Day, kasi hindi man siya mag-ano. Hindi man ito siya. Or, at hindi ito nag-charge, Day. Punta daw si Dudong sa may Kalinka kasi bibili daw siya ng drinks doon mga maninay na yung bigay daw ay katulad doon kay Aino. So, samahan natin. Ha? Okay. So, bukas. And then you need to get her also that one. Hmm? Next week. 25. 25, okay. Here, I'll please finish.
Vacation. Senior cutter niya pala mga maninay is nasa vacation. Kaya pala. Let's go to our car. Okay. Let's walk. Okay. Jesus. Okay, yeah. Jesus Christ. Ha? This her car, please. Okay. Hi, little bit good, weather. It's good. It's not so cold. Kala ko kasi mga maninay malamig na. Hindi na pala. So, malapit lang naman tayo sa may Kalingka lang tayo, mga Inday. For the go. Ay. Anong nangyari sa damit na yan, mga maninay? Ba't ganyan? Magmay lang dyan, mga Inday. Sa tawag dito, sa gilid, mga maninay. Hindi na tayo nagdala ng sasakyan para ma-exercise din ako, mga Inday. Bukas na ako magbibili ng tea ko kasi naubusan na ako ng tea, mga maninay. So alas 7, almost 8 o'clock na. So mabilis nang magdilim dito, mga maninay, kasi of course October, mga maninay, is palapit na talaga yung winter. Autumn pala, mga Inday. Hindi pa pala winter. Let's go here, love. Dito na lang tayo para diretso na, mga maninay. Tawag nito. Kalingka na. Kalingka, mga maninay. Estonian store. Estonian, Russian. Ganyan, mga maninay. Ha? Mixed. Oo. Name is Russian. Name is Russia. Kalingka. So, mixed. Estonian in Russia. So, ano daw, mga maninay, mix? Russia yung mga nila doon, mga stock nila. May pang Russia, may pang Estonia, ganyan. Wala nang ice cream ito, mga maninay. Pero meron pa naman siyang ibang foods doon. Yung sa birthday ni Eric, gusto ko magluto ng shrimp, pero sabi ni Dudong wag na daw, mga maninay. Kasi nagluto naman yung nanay niya doon, hindi ko pa rin kapa yung nila doon, mga maninay, yung bahay nila. Kaya hindi na ako nakapagluto. Isa pa, mga maninay, magluluto ako doon. Tapos wala din naman masyadong kakain kasi wala sila masyadong bisita dahi. Yung bisita nila doon, mga maninay, siguro mga 1 hour lang, umalis na agad. Hindi katulad dyan sa atin, mga maninay, na ang saya-saya. Sa kanila, mga maninay, solemn lang, parang normal day. Napakasimple lang ng celebration nila, mga Inday, mga Dudong. Kaya parang manghihinayang ka din na magluto kasi baka hindi makain lahat, and then walang bisita, tapos kanya-kanya na sila, mga maninay, ng lakad, o diba? Ganun sa amin, mga maninay, pag nagbe-birthday. Iwan ko kung sa amin lang ba or sa inyo na bawal kang magbiyahi, bawal kang mag-travel pag birthday mo, mga maninay, kasi may pamahiin na hindi maganda, meron daw hindi magandang mangyari sa'yo. Ganyan sa amin, mga maninay, basta birthday namin dapat nasa bahay lang kami, mga maninay. Kasi simba ko lang daw, may mga disgrasya. Ganyan yung pamahiin sa amin, mga maninay. Kayo, mga Inday, mga Dodo, anong pamahiin ninyo sa pag nagbe-birthday sa inyo? Ganun din ba na hindi kayo pwede mag-travel, hindi kayo pwede umalis sa bahay ninyo? Yeah, here. Okay. Kasi may mga kababalaghan na mangyari. Pero dito sa kanila, mga maninay, hindi uso yan. So, dito na tayo kasi bibili na tayo dito ng drinks. Ano kaya to? Ay, ang galing naman nito, day, oh. Ay, ano-ano naman yung makikita ko. Ito, mga maninay, klase-klase ito dito, mga Russian. Ito, Russian, mga maninay ito. Ang ganito. Russian foods. So, bibili si Dodong ng, katulad ng ganyan, yung binigay ni Agnes sa amin, mga maninay. Nothing. Now, this is what we eat last, yeah? That cheese inside here, yeah? Smoked. Yeah, smoked cheese, yeah? Mm-hmm. Yeah, look. Pimia. Yeah. Uh-huh. Old already. Okay. Ayaw din yung mga maninay kasi old already daw. Mga maninay, tanongin natin, what is cable? Saksak. Saksakan daw, mga maninay. Saksak, mita. Saksak ulo. Ulo. Saksak daw ang ulo, mga maninay. Hinampak man si Dodo, isaksak naman noon ang ulo. Oh, don't have ulo-ulo here, love. I think we ask, you know, where is the ulo-ulo? Ano to dito? Ayan na yung sabon, oh. 6 euro na lang to.
Are you sure? Siguro na lang yan. Ha? No. No. Ang mahal naman. Ba't ganun ang mahal? Ha? Yeah. I think that one is okay. Mga hindi, wala kaming problema ngayon. Wala kaming dalang cellphone, walang susi, wala lahat. Tapos ang nadala naming susi, mga maninay. No. Oh my God. Wala kaming dalang cellphone, mga maninay. And then yung nabitbit naming susi is iba. Hindi dyan, hindi sa bahay namin, wala sa sasakyan. Diyos ko. Ay, hinapak ko nito eh.